Ito mga sanggay, medyo kakaiba itong balitang to na nakaalap natin tungkol po sa nangyayari sa ating planeta. Kung noon mga sanggay, sinasabi ng mga scientists na bumibilis po ang pag-ikot ng ating mundo, mga sanggay, at bibilis po ang isang araw, ngayon na naman mga sanggay, may report na instead na 24 hours, aabot na po sa 25 hours. Ayon daw po yan sa pag-aaral. So ang daming nagaganap sa ating mundo mga sangkay na masasabi po natin na kababalaghan, no? Patungkol po sa nangyayari sa ating planeta na ngayon ay nagiging usap-usapan. At eto na naman mga sangkay, panibagong inilabas ng mga dalubhasa ng mga eksperto regarding sa ating planeta. Eh mayroon pong nagaganap daw mga sangkay na kakaiba na posible daw umabot sa 25 hours or yun po yung kanilang sinasabi mga sangkay. Talagang scientist lang naman po talaga ang makakapag sabi kung ano po ang nangyayari sa ating mundo. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. 1.27M. At hindi po biro makarating dyan mga sangkay. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo, click the subscribe down below. Click the bell and click all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa ating mundo. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito very interesting. Tuloy, ang daming balita ngayon mga sangkay. Halimbawa na lamang, ito. Pwede sana natin i-content to. Itong North Korea kasi nag-open po ng kanilang border na naman para po sa mga turistang papasok ngayong December. Pero ibang topic po yan mga sangkay. Dito muna tayo. Sabi po dito, a day on Earth may soon have 25 hours as the moon is drifting away. So, anong nangyayari mga sangkay? Ang buwan nga ba ay medyo lumalayo ng kaunti kung kaya't nangyayari ito? So, ibig sabihin, mas magiging matagal na po ang isang araw natin ngayon. Ano ba ang nagaganap sa ating planeta mga sangkay? Nakaraan lamang ang balita. 'Di ba? Sinasabi na mas bibilis na po ang ikot ng ating mundo at ang isang araw natin eh mas lalong bibilis. Pero ngayon, babagal naman mga sangkay. Ayon po dito, scientists project that Earth's day could extend to 25 hours in about 200 million years. As the moon gradually moves away from Earth in about 200 million years. So, kailangan pa bang dumaan ng 200 million na taon? O mangyayari ito before 200 million years? Ayon dito, mga sanggay, research from the University of Wisconsin-Madison indicates that the moon is receding at approximately 3.8 centimeters per year due to gravitational interactions between the two bodies. Okay, medyo malalim po yan mga sangkay. Tangay mga scientist ang kayang mag-explain nang ganap na ito, no? Pero itong nangyayari ngayon mga sangkay na sinasabi nila na aabot sa 25 hours, bagong-bago po ito na impormasyon. At nito lamang, ilang mga araw lamang nakalipas mga sangkay, ang dami pong nagbalita nito nung inilabas po ito ng mga scientist. So ang tanong dito, may kababalaghan bang nangyayari sa ating mundo? Sa science mga sangkay, hindi. Kasi nagbe-base po sila sa kung ano po talaga ang nangyayari sa kalawakan. Pag pinag-uusapan na po yung Earth, konektado po dyan yung buong universe. Ngayon mga sangkay, ano ba ang sinasabi ng Bible regarding dito? Ang Bible naman mga sangkay ay hindi po silent regarding sa mga nangyayari o mangyayari sa ating planeta. Actually, nabanggit po sa Biblia mga sangkay na magaganap po yung mga kababalaghan daw po sa langit, sa mga karagatan o sa lupa bago daw po bumalik si Jesus Christ.
So itong nangyayari mga sangkay, for me, in my own opinion, bahagi po ng propesiya sa Biblia na marami po tayong makikita mga sangkay na mga kahalintulad netong balita. Na makikita natin na tila baga may kababalagan. Actually, may sinasabi pa po ang Bible mga sangkay na may mga maririnig po tayong ingay sa karagatan na kakaiba. Sa kalawakan, may makikita po tayong kakaiba mga sangkay. At ngayon, maraming beses na po yan nangyayari. Di ba nga po, laging napag-uusapan itong tungkol po sa mga alien na bigla na lamang daw pong nakikita sa kalawakan. So, for me, ito po ay bahagi ng propesiya sa Biblia na itong mga ganitong klaseng balita ay makikita po talaga natin bilang reminder that we are living in the last days. Sa mga Kristiyano, sa mga born again Christians, I know maiintindihan po natin ito ng mabilisan o madalian lamang. Maiintindihan po natin ito ng napaka-easy lang. Kasi nga po, napag-aaralan ninyo sa inyong mga churches ang about po sa mga propesiya sa Biblia. So hindi na po ako magtataka mga sangkay kung may susunod pa na masasabi po natin mga kababalaghan na nangyayari sa ating planeta na ibabalita. So ayon po dito mga sangkay, nabasa din po natin ito mula po sa earth.com. Earth is moving towards a 25-hour day as its rotation changes. So ano yun? Nagbabago ba yung pag-ikot ng ating planeta? Kung kaya, mga sangkay, aabutin daw po ng 25 hours. So ito naman, mga sangkay, mapag-aaral naman po ito ng mga scientists. At ayon po dito, they have discovered that a day on Earth could eventually extend to 25 hours. The research marks a significant advancement in understanding Earth's rotation through rotational dynamics. So tanging mga scientist lamang po ang makakakita talaga nito mga sangkay. So ayon dito, contrary to common belief, Earth's rotation does not adhere to a precise 24-hour cycle. So magbabago mga sangkay. Ayon dito sa report, this inconsistency is attributed to the Earth's heterogeneous composition, a blend of various solids and liquids, each influencing the planet's rotational speed. Nakakaano mga sangkay, no? Nakapagtataka. Kasi nakaraan. Kasi nasabi, bibilis ang takbo ng isang araw natin sa mundo. Tapos ngayon na naman, biglang babagal. At aabot na po sa 25 hours. So, anong nangyayari mga sangkay? Parang yung ibang scientist, ito yung kanilang nadidiscover. Yung iba naman, ito naman po ang kanilang nadidiscovery. Pero isa lamang po ang malinaw sa ating lahat mga sangkay. Lahat ng ito nangyayari dahil po nakasulat sa Biblia na magaganap ang ganitong klaseng mga events. Kahit po yung climate change mga sangkay, kahit po yung mga digmaan, kahit lahat po ng paglaganap ng mga karamdaman, lahat ng yan ay nakasulat sa Bible. So wag po tayo magtataka, wag po tayo matatakot sa mga ganitong klaseng balita. Ang importante, maayos po yung relasyon natin kay Lord. Okay? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you please, subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Ito po, dito ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.